Tignan pala kayo. Hi everyone, Kuya Jay here and welcome back to my channel. So yun nga, recently, nakuha ko sa Pokemon Unite, bagong game yun sa Nintendo Switch, MOBA game, na ilalabas din sa Android and iOS on September 22. And maganda dito is cross-platform yung Pokemon Unite. Meaning to say, if let's say naglalaro ako sa Nintendo Switch and yung mga kaibigan ko gumagamit ng iOS or Android phone, pwede kami maglaro kasi cross-platform. O, oh, diba? Wow! Naglalaro na ako ng MOBA dati pa. Nag-start ako Dota 1. And then, tinry ko yung League of Legends. And then, tinry ko rin yung Mobile Legends and Wild Rift sa Android. Kaya nung nilabas yung Pokemon Unite sa Nintendo Switch na free-to-play, meaning to say, hindi mo na kailangan mag-sign up sa Nintendo Network or yung subscription to sa Nintendo Network. Kaya sinubukan ko and dinownload ko yung game and after mga siguro 5 games lang, na-hook na agad ako dun sa game. So ano bang meron sa Pokemon Unite na to na nagustuhan ko compare sa ibang MOBA games? May 6. May 6 na reasons kung bakit nagustuhan ko tong MOBA game na to. Yung una, limited yung oras per game. Let's say na kapag naglaro ka ng normal game or rank game, whether you like it or not, in 10 minutes matatapos yung game. Okay, pero syempre excluded doon yung pagpili mo ng Pokemon mo na gagamitin sa game and yung pag pili ng mga items na gagamitin mo sa game. Siguro medyo mababaw na reason yun para sa inyo. Pero for me, na limited talaga yung time maglaro, especially recently, na-appreciate ko yung ganitong klase ng laro. Kasi may control ako sa oras na nagagamitin ko sa paglalaro ng game. Number 2, for me, simplified yung mechanics ng game. Dahil point system siya. Okay, ang gagawin mo lang kapag naglaro ka ng game, mag-iipon ka ng energy balls na i-shoot mo dun sa goal ng kalaban. And at the end of the game, kung sino yung mas maraming na-shoot na energy balls dun sa goal ng kalaban, sila yung mananalo. So meaning to say, it doesn't matter kung marami kang kills sa game na to. Okay, kung marami kang kills, pero konti naman yung na-shoot yung energy balls sa goal ng kalaban, bali wala. Malaki yung chance na matalo pa rin kayo. Number 3, hindi nakakabili ng weapons or armor or items kapag nag-start na yung laro. Okay, di ba sa ibang MOBA games, kapag nag-start yung laro, you start with killing minions, tapos nakaka-earn kayo ng gold, right? Tapos, yun yung pambibili nyo ng mga weapons, item, and stuff, which will make your character stronger. O dito sa Pokemon iba. Kasi ang mangyayari nun guys, i-aayusin nyo na yung gamit, yung items ng Pokemon na gagamitin nyo bago pa mag-start yung game. So ang gagawin nyo na lang kapag nag-start yung game, mag-focus na lang kayo sa objectives nyo. Which is, yun nga, mag-shoot ng energy balls sa goal ng kalaban. Sa Pokemon Unite, kapag nagpapa-level ka, habang nagle-level up yung Pokemon mo, nag-e-evolve sila. Like for example, si Charmander magiging Charmeleon, tapos magiging Charizard. Tapos nakaka-learn din sila mga bagong skills and mas lumalakas sila habang tumatagal yung laro. For me, mas simplified yung Pokemon Unite in terms of building your Pokemon habang nasa game. Number 4, walang mana tong game na to. So meron dito sa Pokemon Unite, cooling period. So meaning to say, kapag gumamit ka ng skill, hindi siya gagamit ng mana, pero pag nagamit mo na yung skill na yon, may cooling period. Like, for example, 6 seconds. Pagkatapos ng 6 seconds, that's the only time na magagamit mo ulit yung skill na yun. So number 5, actually ito ang pinakagusto ko sa game na to. Hindi ka pwedeng mag-send ng sarili mong, or mag-compose and mag-send ng sarili mong message sa teammates mo and sa mga kalaban mo. Okay? So meron lang templates. Meron lang mga templates na pagpipilian kung may gusto kayong ma-meet na objectives ng mga ka-teammates mo. So wala kayong makikitang mga words such as bo or at kung ano-ano pang maruruming salita. So ayun nga, bawal yung mga keyboard warriors natin dyan. So just play and enjoy the game. Number 6, kung sa League of Legends may
may Baron. Dito sa game na to may Zapdos. Kung sa League of Legends may Dragon. Dito sa game na to may Dread, no. Tapos meron ding Rotom and ayun, yun yung mga wild Pokemons na nakaka-buff sa team nyo. For me, ang saya laruin itong game na to, lalo na kapag nag-aagawan na kayo sa Baron, I mean sa Zapdos, especially kapag yung magkalaban na team nag-aagawan ng Zapdos. So nandun yung thrill na kung sino yung makakalasit kay Zapdos, kasi Zapdos is a game changer. Zapdos is a game changer sa laro na to. Kapag kayo nakalasit kay Zapdos, malaking chance talaga na manalo kayo dun sa game. So ayun nga, kung gusto nyo mag-try ng bagong MOBA game and meron kayo Nintendo Switch, subukan nyo na i-download yung Pokemon Unite. Kung Android or iOS users naman kayo, wait until September 22 para ma-download nyo na yung game and matry nyo. I'm pretty sure mag-e-enjoy kayo sa MOBA game na to, especially if fan kayo ng Pokemon. Fan ako before ng Pokemon nung medyo bata pa ako, kasi nanonood ako ng Pokemon na cartoon sa Channel 7 every Friday bago mag-Bubble Gang. Sabi nila pambata daw, pag sinabi Pokemon, madalas sinasabi pambata. But I don't think so. As long as na-enjoy mo yung game, it doesn't matter if bata ka or matandang isip bata or batang isip na matanda. It doesn't matter, basta nag-e-enjoy ka dun sa game. So kung Android and iOS users kayo at naghihintay pa kayo ilabas yung game sa smartphones or tablets nyo, siguro try nyo munang manood sa mga i-upload kong videos sa mga games na lalaroin ko sa Pokemon Unite. And hopefully, may mapulot kayong tips or tricks kung paano lalaroin yung game kapag nilaunch na siya sa Android and iOS on September 22. So I hope to see you there, guys! So there you have it. Hit the like button kung nagustuhan niyo yung video, and hit the subscribe button and the bell notification icon if you want to see more in the future. Thank you for watching, and I'll see you guys in the next one. Bye.